sa pamilya, sa bayan, duty ko yan. Yan, sige, hila! Nagkakagulo ang mga lalaking ito sa banyo ng isang bahay sa Quezon City. Dahil yan sa sawa sa inidoro! Paano kaya napunta riyan ang ahas? Kukulupot yan! Sako! Ang mga aksyong balita! Umpisa na! Hospital sa Pasig, apektado na rin ang kawalan ng supply ng tubig. Pagtanggap ng mga mako-confine, nilimitahan muna. Ilang residente, kumaalma sa hindi raw patas sa paglarasyon ng tubig. Inuuna po ngayon yung mga mayaman na ward po. Satisfaction rating ng Administrasyong Duterte, umangat ng 16 na puntos sa huling survey ng SWS. Pangulong Duterte, wala raw kinalaman sa mga death threat na natanggap ng ilang pari, pero isang paring nakapatay raw ng kinakasama, binalaan. And if you don't surrender, you put up a good fight, I'll kill you like a dog. 4 na taong gulang na lalaki sa Maynila, patay matapos makainom ng asido. Big time round na party drug supplier sa Metro Manila, patay matapos umanong manlaban sa pideya. 2 celebrity na kliyente raw ng suspect, iniimbestigahan. At sa celebrity aksyon, Justin Bieber, nanawagan sa kanyang fans na ipagdasal siya. When we know that it's not getting out of hand? You elect with me as president, you must have trust in me. Pulisan ang 2 sospek. Walang habas na umatras. Ito ang iniwan niyang pinsala. Nakakaloka! Live! Mula sa himpilan ng News 5, magbabalita ang Hepe, Luchi Cruz Valdez. Simula na ang aksyon. Magandang gabi. Apektado na ang pang-araw-araw na buhay ng mga customer ng Manila Water na wala pa rin supply ng tubig. Ang ilang estudyante napipilitan ng lumiban sa klase. Maging ang operasyon ng isang ospital sa Pasig, apektado na rin ng kakapusan ng tubig. Umaaksyon si Patricia Mangune. Limitado na ang mga pasyenteng tinatanggap na ma-confine sa Rizal Medical Center sa Pasig. Ang dahilan, ang kapos na supply ng tubig sa ospital. Kailangan malinis palagi. Kung wala kang tubig, mahihirapan tayong mapanatili yung kalinisan. Kasi ayaw naman namin dumating yung panahon na baka magkaroon ng infection, outbreak. Di ba yung mga pasyente pumupunta rito para mapagaling, baka kami pa yung magbigay ng sakit sa kanila. Hirap din ang mga nanay na bagong panganak dahil wala nang tumutulo sa mga gripo sa mga palikuran. Kaya umaasa na lang daw sila sa bottled water. Iniinom sa pinapaligo kay baby. Yung asawa kong dadala ng tubig, yan yung mineral na blue. So malaking ano, pag nasi CR, hahatid na ng tubig sa CR. Pero minsan na may tubig yan, magkakaroon saglit lang. Tapos maliligo kami, mabilisan. Sa rasyon naman, mula sa mga truck ng bumbero, umaasa ang ilang apektadong barangay sa Mandaluyong. Pero reklamo ng ilan, inaabot ng madaling araw ang kanilang pag-aabang ng rasyon. May mga dumadaan po na bumbero pero inuuna po ngayon yung mga mayaman na part po, mga nakapalibot sa amin, ganun. Kanina hintay kami ng hintay, yung pala doon sa mga mayayaman pumupunta sila. Kaway kami ng kaway, hindi kami nila na ano, hindi kami nila naririnig, hindi nila kami pinapansin. Pati tuloy pagpasok sa eskwela ng mga bata, apektado na. Kung hindi kayo makakakuno ng tubig, hindi nakakapasok yung mga bata. Kasi hindi kami nakakapaglaban ng damit, mga uniform. Dahil walang panghugas, mabenta ngayon ang mga disposable na plato, baso, kutsara at tinidor. Mabili rin ang mga balde at container ng tubig. Pero ang drum na dating 600 piso, naging 700 piso na. Siyempre, pag nagtaas ng sa divisorya,
hindi naman kami po pwedeng ganun pa rin ang presyo namin. Bantay sarado naman ang DTI sa bentahan ng bottled water na kasama sa basic necessities and prime commodities na may kaukulang suggested retail prices. Pakiusap din ng DTI sa mga manufacturer, huwag manamantala ngayong may water shortage. Umaaksyon, Patricia Mangune, News 5. El Nino, paglobo ng demand at na-delay na proyekto. Yan daw ang patong-patong na problemang nagresulta sa krisis na kinakaharap ng Manila Water. Sa ngayon, tutulong na raw ang Maynilad para maibsan ang problema. Umaaksyon si Bim Santos. Nakararanas ngayon ng mahina hanggang sa walang supply ng tubig na maabot sa 52,000 customer ng Manila Water sa Metro Manila at kalapit na bayan sa Rizal. Paliwanag ng kumpanya, nasa 1,600 million liters ang alokasyon sa kanila ng Angat Dam kada araw. Pero nasa 1,770 million liters ang demand. Ang pinagkukunan naman nila na lamesa dam, nasa critical level na. Hindi rin daw kaya ng kanilang mga tubo na humugot pa ng dagdag na tubig mula sa Angat papunta sa lamesa dam. Dahil fixed ang taba ng mga tunnels and aqueducts, fixed din yung volume na kaya nilang dalhin. At fixed din yung kanilang gradient, meaning, kasi by gravity yan eh. Nag-i-slide yung tubig sa pipe, no? Fixed din yung gradient. So, fixed yung kaya niyang dalhin. Bukod sa El Nino at tumataas sa demand, nadelay rin ang proyekto nilang Cardona Water Treatment Plant na kukuha sana ng tubig mula sa Laguna Lake. Ayon sa Manila Water, tila lang kasama rin ang abiso nila tungkol sa water interruption. Marami kasi ang nag-imbak ng tubig kahit hindi naman apektado. The act of everyone trying to prepare for an outage that will not happen anyway for their areas na wala sa in-announce namin actually made things worse. Naubos ang tubig sa reservoir. Nananatili namang nasa normal level ang tubig sa Angat Dam. Kakayanin pa raw nitong mag-supply ng tubig sa Metro Manila hanggang Mayo. Dahil dito, hindi raw maapektuhan ang mga customer ng Maynilad na direktang kumukuha ng supply sa Angat Dam. Pinag-aaralan na rin daw nila kung paano magbigay ng sobrang tubig sa Manila Water. Kahapon nga po, nakipag-meeting sa amin ng MWSS at nag-intervene po sila at with the able leadership ni General Ray Velasco. And he requested us na kung pwedeng magbigay kami ng tubig through cross-border flow doon sa Manila Water para kahit papaano ay maibsan yung ano yung problemang nararanasan sa ngayon. Nagpahiram na rin daw ng tanker trucks ang Maynilad sa Manila Water. Para naman sa Metropolitan Water Works and Sewerage System, walang dapat sisihin sa sitwasyon. Ipinakita lang daw nito ang kahalagahan ng pagkatayo ng panibagong water source para hindi na nakadepende sa Angat Dam. Para sa News 5, Bim Santos, we are One News. Pinagutos ni Agriculture Secretary Manny Piñol na mag-cloud seeding para mabawasan ang epekto ng El Nino sa bansa. Makikipagtulungan daw ang ahensya sa Philippine Air Force para gawin ang cloud seeding sa Bulacan, Pampanga at Rizal. Sa tala ng ahensya, aabot na sa halos kalahating bilyong piso ang halaga ng pinsala ng El Nino sa mga palayan. Nasa 16,000 magsasaka na rin ang apektado. Hindi naman talaga pinaka-effective but somehow it will lessen the impact of the El Nino. Kasi pag makapal ang ulap, talagang uulan talaga. We do cloud seeding. Pag nag-cloud seeding kami at uulan sa lamesa dam, so pasalamat sila. Agriculture talaga ang aming target. But if in the process, it will benefit the residents of Metro Manila. Nagabisa naman ng Meralco na magkakaroon ng power interruption sa ilang lugar sa Metro Manila at kalapit na probinsya dahil sa pagpapalit ng mga poste at kawad ng kuryente. Apektado nito ang ilang bahagi ng Juan Luna at P. Herrera Street sa Tondo bago maghating gabi mamaya. Damay rin ang ilang bahagi ng Ilaya Street. Mawawalan din ng kuryente ang ilang bahagi ng Claro M. Recto Avenue at Soler Street sa Binondo. Simula naman bukas ng alas 10 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon, magkakaroon ng power interruption sa bahagi ng Giginto sa Bulacan. Merong maintenance schedule rin sa General Trias sa Cavite sa Huwebes ng umaga hanggang hapon. Tiniyak naman ng Meralco na sapat ang supply at bunsod lamang ito ng maintenance activities na pinapatupad dahil sa pinapatupad na power interruption. Susunod, batang lalaki sa Maynila patay matapos umanong painumin ng asido ng kanyang ama. Dalawang celebrities kabilang daw sa customer na napatay na big-time party drug supplier sa Manila. Pitong Chinese arestado dahil sa pagdukot sa kanilang kababayan.
at sawa biglang sumulpot sa inidoro ng residente sa Quezon City. Ang detalye abangan sa pagbabalik na Aksyon. Ay mga bagay, impormasyon, kwento, storya na dapat malaman ng kung sino man ang binabalitaan. Mga pangyayari sa paligid niya na maaaring makaapekto sa buhay niya mismo. Kaming mga giorno, bumabalik kami dun sa tradisyonal. Kasi sa amin, nananagot kami sa lahat ng balitang nilalabas namin. Hindi namin binabagay ang balita sa kung sino man ang nanonood, kung anong gusto nila. Hindi pwede yon. Bibigay namin kung anong dapat nilang malaman sa ganang amin. Just listen to him for 5 minutes to realize how homophobic he is. Homophobic. Tapusin niyo po kasi ang video para maintindihan niyo. At paano ako naging homophobic? Eh samantalang, ang dami ko pong followers mula sa grupo ng LGBT. Kauntik iyak lang ng babae. Lumulundag na agad si Raffy Tulfo. Natural. Na-stress ako pag may umiyak na babae. Kasalanan ko ba kung maawayin ako sa mga babae? Puro relasyon at kabit na lang alam niyan. Pero pag malaking issue, deadma siya. Mali. Marami ako malalaking isyong tinatalakay sa programa ko. Kaya lang, ang napapansin nyo, yung mga kabit-kabit, kasi mga chismoso din kayo. Mahilig kayo sa chismis. Kaya, tol, wag tol, respeto lang. Sa TV, exciting ang trabaho ko. Nakaporma yung military at ongoing yung clearing operation na ginagawa. Pero sa likod ng camera, natatakot din ako. Okay ka lang. Siyempre, may kaba. Awa. Lalo na sa mga bata. At hindi maiiwasang mag-alala sa pamilya ko. Pero nangingibabaw tungkulin ko. Sa news, sa pamilya, sa bayan, duty ko yan. Off-duty na dapat ako. Aray, sabay na tayo. Sige lang, para bukas, ready na to. Ayun, kuya! Kuya, may kailangan ni ate sa airport. Uy, na kasi ako eh. Sige na kuya, wala nang iba eh. Serisa ka na, eh, biglaan eh. Okay lang, buti, nabutan niyo ako. Tara kuya. Sige, Mangking. Sa news talaga, yan ang trabaho eh. Ingat! Kasama namin ngayon. Uy! Si Ma'am Ki! Nakapwesto yung sniper na mga hindi kalaban. Lang namin trabaho to eh. Itong news, kumbaga, duty. Duty ko to. Kuya!
konti lang nakakaintindi ng trabaho ko. Nasa na istorya ni Kay sa Marawi deadline na? Nakapadala lang. Maraming responsibilidad ang producer. Nasawi ang isang batang lalaki sa Maynila matapos umanong painumin ng asido ng sarili niyang ama. Ang ugato ng krimen, selos. Umaaksyon si Hannibal Talete. Bandang tanghali nakauwi ang grupong ito sa inuupahan nilang bahay sa Tondo, Maynila kahapon. Pero makalipas lang ang ilang minuto, isa-isa silang nagtatakbo palabas. Ang isa humingi ng tulong at bumalik. Maya-maya, nagkumpulan na ang mga tao at dumating ang isang ambulansya. Sa loob kasi ng paupahan, natagpuan si Randall Cruz at ang 4 taong gulang niyang anak na si Zian Paolo na wala ng buhay. May 3 saksak sa tiyan si Randall habang ang bata posible raw nasawi sa nainom na asido. Kung una namin tiningnan naman nakakita na yung bata medyo malamig na, medyo matagal nang patay, siguro mga 5 o 6 na oras na raw yan napatay. Tapos medyo may bula yung bibig niya. Wala naman siyang stab wounds, nasaksak yung bata. Tingin ng barangay, mismo ang ama ang nagpainom ng asido sa anak saka siya nagsaksak sa sarili. Lumabas daw sa investigasyon ng mga pulis na may pinagselosan si Cruz na mga kaibigan ng kanyang misis na isang OFW. Pero ang anak na napagdiskitahan. Yung sa report daw ng SOCO na nakuha, meron daw suicide note na nakuha. Maaring yun yung sulat ng tatay. Ayon sa landlord, halos 8 buwan pa lang nangungupahan sa kanila ang mag-anak. Tahimik lang naman daw ang mga ito, pero may napansin daw siyang kakaiba kagabi kay Cruz. Wala namang commotion na nangyari nung gabi. Ang ano ko lang kahapon, napansin ko yung lalaki, medyo may mga pasa sa mukha. Tumakbo rito, tapos lumabas uli. Tapos nung bumalik, magkasama na sila magpamilya uli. Tumanggi na magbigay ng pahayag ang mga kaanak ng mga biktima. Umaaksyon, Hannibal Talete, News 5. Napatay ang isa raw big-time supplier ng party drug sa operasyon ng PIDEA sa Maynila. Habang sa Rizal, nauwi rin sa barilan ang pagtugis sa mga hinihinalang carnapper. Narito ang report. Naggalat sa kalsada ang bangkay ng 3 miyembro umano ng Esyo Carnapping at Gun for Hire Group. Matapos makainkwentro ang mga pulis sa barangay Inarawan, Antipolo, Rizal. Tinangkaraw itakas ng mga sospek ang taksi ng biktimang si June. Agad namang siyang nakapagsumbong sa mga pulis na nag-set up ng checkpoint. Pero imbis na huminto, nakipaghabulan at nakipagbarilan daw ang mga sospek. Nakipagpalitan sila ng putok hanggat dito sa area na ito ay nasupil yung 3 grupo ay 3 tao na sila ang nagkakarnap at nag-hold up dito sa area. Patay rin ang notorious daw na hard killer at tulak ng droga na si Adonis Kaputalan matapos makipagbarilan sa mga pulis Maynila. Matagal na raw tinutugis ang sospek na membro ng Joshua Bahar Group na kilalang hard killers. Nauwi rin sa inkwentro ang drug buyback operation sa San Jose del Monte, Bulacan. Nakatunog daw ang sospek na si Edilberto de la Cruz na pulis ang katransaksyon kaya nagpaputok ng baril. Napilitan namang gumanti ang otoridad hanggang sa mapatay ang sospek. Patay naman ang big-time supplier ng ecstasy at shabu sa buyback operation sa isang kondominium sa Maynila. Aarestuhin na raw sana si Steve Jan Pasyon, pero nang agaw siya ng baril kaya napilitan ng operatiba na paputukan siya. This is actually an offshoot anti-drug operation na kinandak ng PIDEA sa mga high-end condominiums din. Yung isa sa Makati and the other one sa Quezon City. Naaresto naman ang live-in partner ni Pasyon na si Sofia Mercado, pero wala raw siyang alam sa illegal na transaksyon. Na-recover rin mula sa unit ng suspect ang 6,000,000 halaga ng shabu at 75,000 pisong halaga ng liquid ecstasy na inaangkat ng suspect sa Europa. Iniimbestiga naman ng PIDEA ang 2 celebrity na umorder umano ng 200 tableta ng ecstasy sa napatay na suspect. Self-consumption, pero malakihan kasi yung order, so meaning to say, binibigay nila siguro sa mga kaibigan nila. Baka nag-alias lang yan. Baka hindi talaga yan artista din. But yun nga, yung mga artista kasi niyan, matagal na din tayo may reports na involved sila. Umaaksyon, Dindo Flora, News 5. Hindi naman kriminal kundi isang sawa ang nahuli sa Quezon City. Ang ahas biglang sumulpot sa Inidoro. 3 lalaki ang nagtulong-tulong para mahuli ang sawa.
Ayon po sa may-ari ng bahay, eto po, iihi sana siya ng may lumitaw na daga sa inidoro. Binuhusan niya ito ng tubig pero biglang lumabas ang sawa. Doon na raw siya nagtatakbo at humingi ng tulong. Iniligay sa sako ang sawa at na-i-turn over na sa DENR. Posible raw nagaling ang ahas sa katabing farm at naghanap ng pagkain kaya't sinundan ang daga papunta sa inidoro. Inaresto ng NBI ang 7 Chinese na dumukot sa isa nilang kababayan. Ginawa raw ito ng mga suspect dahil may utang sa kanila ang kaibigan ng biktima. Umaksyon si Marlene Alcaide. Down. Agad pinadapa ng NBI Special Action Unit ang 7 Chinese national na kanilang dinatnan sa isang condominium sa Pasay. Sila ay tinuturong dumukot sa kapwa nila Chinese noong nakaraang linggo. Ayon sa NBI, napagbuntunan ng mga sospek ang biktima dahil kaibigan niyang matalik ang may utang sa kanila. Kinidnap nila to purposely para i-pressure yung kaibigan niya na nasa China na magbayad. Sa isang kasino raw sa Paranaque, inabangan ang biktima sa kapilit na isinama. Ilang araw siyang nasa poder ng mga sospek at pinalaya lang nang magbayad siya ng 200,000 pesos. Sinasaktan yan eh. Kaya na-pressure yung kapatid niya na magbayad na lang kahit wala siyang utang. Batay naman sa mga dokumento nakuha ng NBI, tourist visa lang ang hawak ng 7 sospek. Pabalik na raw sana sila ng China bukas pero mapupurnada dahil sa harapin nilang kasong kidnapping at serious illegal detention. Umaaksyon, Marlene Alcaide, News 5. Hindi bababa sa 16 ang patay sa engkwentro ng militar at ng ISIS-inspired group sa Bangsamoro Region. Sumiklab ang bakbakan kahapon sa Pagayawan, Lanao del Sur. Nagpapatuloy ng militar nang paputukan sila ng maote ISIS group. 2 sundalo at 2 rebelde ang nasawi. 8 miyembro naman ng BIFF at 1 miyembro ng maote group ang napatay ng militar sa barangay Iniladan sa Sharif Saidona Mustafa, Maguindanao. 3 naman ang nasawing sundalo. Dahil sa mga bakbakan, libo-libong residente ang kinailangan lumikas sa Lanao del Sur at Maguindanao. Ay mga kapatid, naghihintay ka bang umulan para makaligo o kaya makapaglaban na? Naku, mukhang malabo-labo pa yan. Sabi ng PAGASA, walang makapal po ng ulap na bumabalot sa bansa ngayon. Ibig sabihin, maaliwalas po magiging panahon. Sa ngayon, umiira lang po sa Northern Luzon ang tinatawag na frontal system o yung hangganan ng pagsasulubong ng malamig na hangin mula sa Hilagang, Silangan at maalinsangang hangin mula po sa Easterlies. Pwede lang itong magdala ng pag-ambon sa Cordillera, Cagayan Valley at sa May Aurora. Pero maiba tayo mga kapatid, si Pinocchio, mahabang ilong kapag nagsisinungaling. Tanong, paano kaya kung lahat ng politiko ay parang si Pinocchio at sabay-sabay sipunin? Kaya mga troll, maging honest kayo. Gustong-gusto naman talaga manood ng Word of the Lord. Hanggang naghanap ako ng the honest man. Mga di ba yung tao nagdadala ng lantern baski araw? Wala pa ako makita. Napawawang ilan nung sinabi ito ng Pangulo noong 2016. Tuwing kailan ka nga ba naman makakarinig ng presidente na kukot ng Greek philosopher? Si Diogenes, isa sa mga skeptics na naglalakad-lakad doon sa mga kali ng Athens sa tirik na araw na may dalang ilaw para sa kanyang paghahanap ng honest man. Honesty, katapatan, is the best policy, sabi nga ni Benjamin Franklin. Pero ayon sa ilan, hindi dapat nagiging issue ang honesty. Ngayon, gusto ko malaman, paano tayo humantong sa punto na pinagtatalunan na natin ang halaga ng pagiging tapat at totoo ng mga naglilingkod sa gobyerno? Will you vote for an honest candidate? As a voter? Yeah. I'd rather not say anything about election. Simpleng tanong lang na masasagot ng oo o hindi. Naging komplikado at kilometric pang paliwanag, takot lang nila kay Inday. Pero may mga nagsasabi na nagiging practical lang daw at realistic si Sara Duterte. Kumbaga, wag na tayong magplastikan pa. Lahat ng mga tao mula sa ordinaryong mamamayan hanggang sa pinakamataas sa politiko, eh hindi naman daw laging nagsasabi ng totoo. Tama nga naman ang sinabi ni Billy Joel sa kanyang awiting Honesty. Everyone is so untrue. Everyone. Nung sinabi ni Bill Clinton tungkol kay Monica Lewinsky na I did not have sexual relations with that woman. O pag may nagsabing kayo ang boss ko. Sa isyo kasi ni Amy, sana sinabi na lang na siya ay nag-aral sa UP at Princeton. Sana'y yun na lang ang sinabi niya. Hindi naman yun kasinungalingan. Hindi nga lang siya gumraduate. Ayon mismo sa mga records ng mga nasabing paaralan. Honesty, parang ganito. Bawal manigal dito. Aba, hindi naman ako naniligal dito.
binibigyan ng sarili ng cancer. Itong Honesty Cafe sa Batanes, walang nagbabantay. Iwan mo na lang saktong bayad. Ibang klase lang na isipin na may mga gantong uri pa rin ng mga negosyo, pero may Honesty Store din sa loob ng Manila Police District na may parehong konsepto. Pero nagsara rin after 6 months dahil natangayan na aabot sa 10,000 pisong halaga ng paninda at pera ito. Kung sinasabi natin na lahat naman ay nagsisinungaling, ano ang tinuturo natin sa mga bata? Na okay lang hindi magsabi na totoo dahil balang araw baka gusto nilang maging politiko. So kung ganoon, bakit pa tayo nanunumpa sa kung ano-ano? Kung alam naman nating naglolokohan lang pala tayo. Di ba, Mayor? Lahat sila sinungaling. Lahat ng tao sa mundong ito sinungaling. Susunod, net satisfaction rating ng administrasyon very good pa rin ayon sa SWS survey. Pangulong Duterte, hindi raw pipirma ng 2019 proposed national budget kapag may nakitang illegal dito. At Justin Bieber, humiling ng dasal sa fans dahil may matindi raw siyang pinagdaraanan. Ang detalye abangan sa pagbabalik na Aksyon. Si Keo. Oh, grabe oh. Nakakabarila na. Nakapang hiki ah. Dapat tama't kumpleto ang mga detalye. Pakitanong si Keo kung may interview siya sa sundalo. Okay. Kailangan umabot ang materyales at umeri on time. Pero hindi importante sa aking alam ng tao ang ginagawa ko. Naka-forma yung military. At, basta, magawa ko o duty ko. Nung nabalitaan ko, hindi ako nagdalawang isip pumunta. Kahit tinatakasan ng iba, papasukin namin. Sir, galing ba ng Marawi yung mga tao na yun? Uy, sir, kamusta? Pinapalipat kami sa may pakpak. Salamat, ah. Nakaporma yung military at ongoing yung clearing operation na ginagawa. Minsan, di ko mapaniwala ang kinaya ko yun. Nakuha mo lahat, kuya. Pero nung andun ako, iniisip ko lang, duty ko to, kaya ko to. Alagang Kapatid, tuwing Sabado, alas 12 ng tanghali, sa TV5. Off-duty na dapat ako. Aray, sabay na tayo. Sige lang, para bukas, ready na to. Ayun, kuya! Kuya, may kailangan ni ate sa airport. Uy, na kasi ako eh. Sige na kuya, wala nang iba eh. Serse ka na, biglaan eh. Okay lang, buti, nabutan niyo ako. Tara, kuya. Sige, Martin. Sa news talaga, yan ang trabaho eh. Ma'am, ingat! Kasama namin ngayon. Uy, si Ma'am Kay. Nakapwesto yung sniper na mga... Hindi lang namin trabaho to eh. Itong news, kumbaga, duty. Duty ko to. Para sa iba pang balita at impormasyon, mag-subscribe lamang po sa news5.com.ph because we're always on.
just listen to him for 5 minutes to realize how homophobic he is. Homophobic. Tapusin niyo po kasi ang video para maintindihan niyo. At paano ako naging homophobic? Eh samantalang, ang dami ko pong followers mula sa grupo ng LGBT. Kaunting iyak lang na babae, lumulundag na agad si Raffy Tulfo. Natural. Na-stress ako pag may umiyak na babae. Kasalanan ko ba kung maaway na ako sa mga babae? Puro relasyon at kabit na lang alam niyan. Pero pag malaking issue, dead ma siya. Mali. Marami ako malalaking issue ang tinatalakay sa programa ko. Kaya lang, ang napapansin niyo, yung mga kabit-kabit, kasi mga chismoso din kayo. Mahilig kayo sa chismis. Kaya, tol, wag tol, respeto lang. Tumaas ang net satisfaction rating ng Duterte administration sa huling bahagi ng 2018 ayon sa SWS. 76% ang kontento sa performance ng administrasyon, 9% ang hindi, habang 15% ang undecided. Ang resulta, positive 66 na net satisfaction rating na katumbas ng very good. Mas mataas po ito ng 16 points kumpara sa positive 50 na naitala noong third quarter ng 2018. Pinakamataas ang grado ng administrasyon sa pagsusulong ng karapatan ng mga kababaihan at sa public works. Para sa palasyo, ang resulta ng survey ang panabla sa mga kritikong nagsasabing misogynist, anti-poor at anti-human rights ang Pangulo. Dumistansya naman ang Malacanang sa mga death threat na natanggap ng ilang paring bumabatiko sa Administrasyong Duterte. Ayon kay Presidential Spokesman Salvador Panelo, hindi dapat isisi sa Pangulo ang mga pagbabantaki ng Father Robert Reyes, Albert Alejo at Flavie Villanueva. Posibleng galing lamang daw sa mga prankster or anti-Duterte trolls ang mga banta sa mga pari. Pero sa talumpati ng Pangulo kagabi, binalaan niya ang isang paring nakapatay raw sa kinakasamang buntis. You better surrender, because if you're not, I'll hunt you down. And if you don't surrender, you put up a good fight, I'll kill you like a dog. Wala akong, the law is the law is the law. Period. Umalma rin ang Pangulo sa ilang grupo ng kababaihan na madalas pumuna sa kanyang pananalita. Nataon po ito sa awarding ceremony para sa mga natatanging babaeng law enforcers. You know, you women, you are depriving me of my freedom of expression. Hindi ko rin siya nasabi sa inyo yan. But you criticize every sentence or word I say. But that is my freedom to express myself. Even if I am just a president. Do not take me away from the crowd of being a Filipino citizen. Kahit atrasado na ang ilang proyekto ng gobyerno, nagbabala si Pangulong Duterte na hindi niya pipirmahan ang proposed 2019 national budget. Yan ay kung mapapatunayang may illegal na ginawa rito. Umaksyon si Maricel Halili. Pirma na lang ni Pangulong Duterte ang kailangan para maisabatas ang proposed 3.757 trillion national budget ngayong 2019. Pero may aligasyon sa Senador Panfilo Lacson na ginalaw ni House Speaker Gloria Arroyo ang ilang item sa budget ng Department of Health para sa taong ito kahit pa naratipikahan na ito ng Kongreso. Sa gitna nito, nanindigan ng Pangulo na hindi siya basta-basta pipirma. Sabi ko, I said my piece. I will not sign anything that would be an illegal document. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Senate President Tito Soto na hindi rin siya pipirma sa budget dahil magiging illegal ang dokumento kung totoong binago ito matapos magkasundo ang Senado at Kamara. Alinsunod daw kasi sa 1987 Constitution, kapag pasado na sa third reading ang isang panukala, bawal na itong galawin. Naunang ipinagtanggol ni House Appropriations Committee Chairman Rolando Andaya Jr. si Arroyo at sinabing walang kinalaman ng House Speaker sa ginawang pag-a-itemize sa budget ng DOH. Giit din ni House Minority Leader Danilo Suarez, hindi binago ng Kamara ang panukalang budget. Let us be clear. There was no amendment
there was no modification, no realignment to the proposed national budget. Habang tuloy ang banggaan ng Senado at Kamara, reenacted budget pa rin ang gamit ng gobyerno. Inaalala tuloy ng Pangulo ang ilang programa ng gobyerno na ngayon atrasado. Magkaroon tayo ng slide sa GDP niyan if we are going to reenact the budget. And everybody will suffer, including the law enforcement. It will decrease our GDP. Alam niyo yan. Walang pera pang gastos. Tumubon. Umaasa naman ang palasyo na mapaplansya na ang gusot sa gagawing pulong ng mga senador at kongresista kasama si Pangulong Duterte sa Malacanang ngayong gabi. Umaaksyon, Maricel Halili, News 5. Si Presidential Son Baste Duterte muna ang sumama sa kampanya ng hugpong ng pagbabago sa Camarines Norte. Ang Ocho Diretso naman dumayo sa Mandaluyong na nakararanas ngayon ng water interruption. Umaaksyon si Mian Los Baños. Hindi kumpleto ang mga kandidato ng hugpong ng pagbabago ng manuyo sa mga botante sa Daet Camarines Norte ngayong araw. Karamihan nagpadala lang ng kanilang mga kinatawan. Si hugpong campaign manager Sara Duterte, absent din. Ang kapatid niyang si Baste ang pumalit sa kanya. Napag-utusan ako ng kapatid ko na si Inday. Pag may family problem kasi, na nagkasakit yung anak. I'm sure you understand na nanay kasi, kaya kailangan umuwi, hinanap ng anak. Tulad ng kanyang ate, isa-isa rin ikinampanya ni Baste ang mga pambato ng kanilang partido na tutulong sa kanilang ama. Pero birong pakiusap niya. Ganito po, pagka natapos akong magpakilala na sa doon, magpalakpakan po tayo. Sige na po, maawa po kayo sa akin. Nakabatukan po ako ng kapatid ko. Baka sabi wala akong ginawa dito ng kalatlan. Malayo naman sa malapiestang kampanya ng hugpong ang pag-iikot ng tatlong kandidato ng Ocho Diretso sa Mandaluyong. Sa tabi lang ng kalsada nagdaos ng programa si Nachel Jokno, Samira Gutok at Romulo Makalintal. Nataon namang nakakaranas ng water interruption ang lugar kaya ang isyu sa tubig ang naitanong sa kanila ng mga residente. Dapat magkaroon tayo noong tinatawag na tankering system sa mga lugar na talagang mahirap ang tubig na kung in case of emergency magagamit nila. At ang long-term solution, hindi lamang para dito sa Mandaluyong, kundi sa buong Metro Manila, ipagbutihin natin talaga yung pagkuha ng mga sources ng tubig natin. Tinoka mo naman ang tubig. You killed water while not preparing for water crisis. So instead of issue pagperlit ng pangalan ng Pilipinas, always ready. Nag-ikot naman kahapon sa Pasay si dating Senador Juan Ponce Enrile. Sumaglit din siya sa opisina ni Mayor Tony Calixto. Dumalo naman ang independent candidate na si Glenn Chong sa isang forum para busisiin ang mga vote counting machine na gagamitin sa eleksyon. Ito medyo may pumasok. Hindi ko nga nung mapaabot siya ng 25%. Ito more than to. Lalabas niya. Umaaksyon, Mayan Los Baños, News 5. Mamaya sa aplikante sa Senado, sasabak sa job interview si dating Sulu Congresswoman Nurana Sahidula. Isusulong daw ni Sahidula ang pagbibigay ng kabuhayan sa mga miyembro ng Abu Sayyaf at iba pang mga armadong grupo kapalit ng pagsuko nila ng kanilang mga armas. Naniniwala si Sahidula na hindi makakamit ang kapayapaan sa Mindanao dahil hindi raw tinutugunan ang hinaing ng mga rebelde at iba pang grupo. Sinasabi niyo na dahil sa pakikipag-usap niyo sa Abu Sayyaf ay malaki ang nagawa para ma-promote ang peace, no? Pero marami rin nagsasabi na sa totoo lang tuwing meron silang kinikidnap, nagbabayad naman daw talaga ng ransom. Kaya nga, kailangan talaga ng livelihood. Sumulat talaga sila upang iparating kay Presidente. Nagusto na nilang mag-surrender, ang hinihilang nila is first, livelihood. Pangalawa, housing. Pangatlo, good education. At pag nakita nila, ibababa na nila ang kanilang baril. Abangan ang kabuuan ng aking panayam kay dating Sulu Congresswoman Nurana Sahidula sa aplikante sa Senado mamayang alas 10 ng gabi.
maliban doon sa mga updates, maliban sa mga breaking news, dapat mahalaga sa akin yung context. In the overall scheme of things, ano bang magiging significance ito sa buhay ko at buhay mo? Ano ba ang magiging consequence nito eventually sa mas maraming tao? Ang sabi nila, walang opinion kung walang facts. So magsisimula muna tayo sa objective reality bago tayo mag-focus doon sa subjective truths na tinatawag. So ang opinion natin ay pinoform, ang basehan natin is truth. Katotohanan muna bago tayo mag-form ng opinion. Just listen to him for 5 minutes to realize how homophobic he is. Homophobic. Tapusin niyo po kasi ang video para maintindihan niyo. At paano ako naging homophobic? E samantalang, ang dami ko pong followers mula sa grupo ng LGBT. Kaunting iyak lang ng babae, lumulundag na agad si Raffy Tulfo. Natural. Na-stress ako pag may umiyak na babae. Kasalanan ko ba kung maawayin ako sa mga babae? Puro relasyon at kabit na lang alam niyan. Pero pag malaking issue, deadma siya. Mali. Marami ako malalaking isyong tinatalakay sa programa ko. Kaya lang, ang napapansin nyo, yung mga kabit-kabit, kasi mga chismoso din kayo. Mahilig kayo sa chismis. Kaya, tol, wag tol, respeto lang. Higit sa balita, Aksyon! Pagkatapos ng aksyon sa tanghali, tuloy pa rin ang duty namin sa bayan. Pinapakinggan ang kanilang mga hinaing. Sinusubukang solusyonan ang kanilang mga problema, maliit man o malaki. Dahil para sa ikaangat ng buhay ng Pilipino, angkat may matutulong kami, palagi kaming on duty. Simulan natin ang aksyon sa pamamagitan. Saan man kailan mga kapatid, digit sa balita, aksyon! Kahit sign off na ang aksyon tonight, walang hinto ang aming duty sa Pilipino. Ang news ay hindi lang pag-uulat ng balita. Maingat naming sinusuri ang impormasyon. At matyagang pinapaliwanag ang mga issue para tama at buo ang pananaw ng taong bayan. Kaya sa harap man o likod ng kamera, ano man ang kailangan gawin, tutuparin namin ang aming duty sa inyo. Magandang gabi! Konti lang nakakaintindi ng trabaho ko. Nasaan na yung istorya ni Kay sa Marawi? Deadline na. Makapagala lang. Maraming responsibilidad ang producer. Wala na halos tao at Tignan niyo si Kay, oh. Grabe, oh. Nagkakabarila na. Tapang ni Kay, ah. Dapat tama't kumpleto ang mga detalye. Pakitanong si Kay kung may interview siya sa sundalo. Okay. Kailangan umabot ang materyales at umeri on time. Sa Sports Center sa Aksyon, nakalaya na si UFC star Conor McGregor matapos maaresto kahapon. Nakulong sa Miami ang dating MMA champion matapos umanong tapakan ang cellphone ng isang fan. Sinubukan daw nitong kumuha ng litrato ni McGregor sa may Fountain Blue Hotel. Pero hindi ito nagustuhan ng dating UFC superstar. Naharap sa kasong criminal mischief at strong-armed robbery si Conor. Dati na rin siyang nakasuha ng assault matapos atakihin ang charter bus sa New York na puno ng UFC fighters. Pinag-iisipan pa ni high school big man Kai Soto kung maglalaro siya overseas. Ang sigurado daw, gusto niyang mapunta sa NBA.
Sa NBTC Chokstigo Presser, inamin ni Soto na priority niya ang anumang magpapalakas sa kanya bilang player sa kanyang next move. Posibleng sa summer daw makakapag-decide si Soto kung kukunin ang mga offers sa Spain at Germany. Ang 7'2 center ng Blue Eaglets ang tinanghal na top high school players ng NBTC sa ikalawang sunod na taon matapos ang MVP season niya sa UAAP Season 81. Hola mga kapatid, inamin ni Justin Bieber na meron siyang matinding pinagdaraanan. Ang tanging binigay na detalye ng 25-year-old singer, feeling super disconnected and weird daw siya ngayon. Humiling siya sa fans na ipagdasal pa siya. Last month na paulat na nagpapagamot ng depression si Justin dahil sa stress na dulot ng kasikatan. Labas naman daw sa problema ang kasal nila ni Hailey Baldwin. At yan ang mga maaksyong balita, mga balitang pundasyon ng matalinong opinyon at konkretong solusyon. Para sa patuloy na balitaan, tumutuklasnews5.com.ph. Ako po si Ed Lingao. Ako naman si Lucy Cruz Valdez. Anman, kailanman, kapatid, higit sa balita. Aksyon!